Sa tulong ng makabagong teknolohiya, may paraan na para makapag-ehersisyo ang may iniindang injury. Yan po ay sa pamamagitan ng anti-gravity treadmill na para bang lumulutang ka habang ikaw ay nag-e-exercise. May news to go si PR Kanghel. Pangarap mo ba makapaglakad sa buwan? Kahit di ka astronaut, masusubukan mo raw ang pakiramdam na yan sa tulong ng anti-gravity treadmill. Kaya nito ang pababain ang iyong normal na timbang hanggang 80%. Sa NASA technology, para yung mga gagamit niyan, yung weight nila madedeload. Pero hindi ito para mag-feeling lumulutang lang, kundi tulong para sa mas maayos na pag-exercise. With the unweighing, with the treadmill natin, kayang-kaya nilang maglakad na mababawasan yung timbang, at the same time, mababawasan yung pain. Mabawasan mo yung pain, mahaba ang paglakad nila. Yung sa mga meron namang muscle injury o yung mga tinatawag nating sprain and strain, mas magagamit nila to dahil mababawasan ng sakit. Kontrolado kasi ang pressure sa loob ng cockpit ng treadmill, kaya pwede mag-jog na isang paa lang ang gamit o kaya na may mag-jog ng pabaligtad. At di po naka-slow-mo ang video na yan, ganyan po ang pagtakbo sa loob ng cockpit dahil sa taas ng pressure na tila nakakababa ng timbang. Pwedeng gumamit kahit sino, mapa-atleta ka man, paralisado o simpleng gusto lang mag-workout. Pero dapat tama ang suot mong gear. Ito yung specialized Alter-G shorts. Ginagamit namin to para ma-contain yung pressure dun sa loob ng cockpit. Ginagamit ko siya for weight loss. Dito mas kaya kong mas mahaba yung takbo. Tapos mas mabilis rin yung takbo. Halos 4 na taon nang lumpo ang kaliwang paa ni Lola Daisy, 59 years old. Pero ni minsan, di siya sumuko at ngayon nga, it's time to try defying gravity. Happiness lang while exercising. Hindi siya taxing on my ankles, hindi siya taxing on my knees. Ayon sa nakausap naming rehab and sports medicine specialist, ligtas naman daw ang ganitong klaseng teknolohiya basta't nasa tama ang calibration at sukat ng bilis sa timbang base sa payo ng doktor. Hindi naman ito katulad yung nasa space ka na ilang buwan, ilang taon na madedecondition yung katawan mo. Dito, kahit madapa sila sa treadmill o matumba, ganito lang mangyayari. Pero sa ngayon, mahal pa ang gumamit ito. 1,500 pesos kada 15 minuto. Ito pa ang isang pangarap ng marami, ang Magala RoboCop. Pero ang bionic leg na ito, ginagamit lang daw ng mga sumasailalim sa rehab therapy. Through yung bionic leg, tinutulungan sila. Sinusupplement, pero hindi niya ina-alter. Yun ang pag-describe nila doon. Hindi nila ina-alter yung muscular resource mo. So sinusupplement niya, dinadagdagan niya lang. Sa tulong ng microsensor na nakakabit sa iyong paa, pwedeng ma-analyze ng robotic leg ang tamang angulo at pwersa ang kailangan ng binti para makalakad muli. May sound alarm ito gaya ng sa robot para matukoy kung nailalakad ng husto ang injured na binti. Malaking bagay na nga ang mga teknolohiyang gaya nito para mapagaling ang ilang karamdaman. Pero paalala po, magpakonsulta muna sa doktor para masigurong wasto ang paggamit sa mga ito. PR Kanghel, GMA News.